Sobrang dami na ang nangyari the past dito sa PBA. Lalo na yung mga controversial trades. At until now, meron pa din. Pero sa video na to, natin pag-usapan ang tatlong players kung saan sila ay sumikat, nakatulong sa team nila para makuha ang championships. Yan ay sina Chris Lutz, Chris Ellis at Sol Mercado. Nasaan na nga ba sila? Kaya intro, pasukan mo nga. Unahin natin si Chris Lutz. Originally ay drafted siya ng Barako Bull back in 2011. At siya ay pang 3rd overall pick, kaso bigla ding na-trade sa Petron / SMB franchise. Si Lutz ay nakasama din sa Smart Gilas noong 2011, bago nga undraft. At nakasama niya dito sina Marshall Lasseter at Chris Chu. Maganda naman ang pinakit ng stats ni Lutz during his rookie season. Nag-average pa nga siya ng at least 15.4 points per game, 3.4 rebounds per game at 3.5 assists per game. Meron ding 30% sa 3-point area. Pero sa mga sumunod na 4 na seasons, dahan-dahan ang bumaba ang production niya. Nag-average na lang siya ng at least 7 hanggang 8 points per game sa loob ng at least 26 minutes. Ang huling laro niya para sa San Miguel ay noong 2015 to 2016 season. At after niyan, tinama na siya ng mga iba't ibang injuries. Tapos yan, tinanggal na siya ng San Miguel at back in 2017. And during that year din, kinuha siya ng Meralco Bolts. Kaso dahil nga sa injuries, hindi man lang siya nakapaglaro para sa Meralco. Tinapos ni Lutz ang PBA career niya na may 3 kampiyonato, lahat yun para sa SMB. Sinubukan kong hanapin kung merong Instagram account si Chris Lutz. Kaso wala pala siyang IG. Pero meron siyang Twitter. Kaso hindi naman updated yung mga posts nun at luma na rin ang mga nakalagay. O matagal siyang hindi nagpo-post. So ang huling balita lang kay Chris Lutz ay noong December 2019 kung saan binalak niya daw na bumalik sa PBA. Kaso hindi din pala ito natuloy. At pinili na lang din na bumalik sa US. Dahil sa injuries, maagang nagretiro itong si Chris Lutz. Sayang. Next, si Chris Ellis. Isa sa maraming highlights during his playing time sa Ginebra. Noong nasa PBA D-League pa lang gumagawa na ng highlights itong si Chris Ellis dahil nga siya ay high flyer. So nung dumating ang PBA draft ng 2012, kinuha agad siya ng Ginebra. Hindi masyadong masaan sa scoring itong si Ellis kasi ang laruan niya talaga yung playing style niya para makascore drive to the basket. Sa buong 5 taon niya sa Ginebra, nag-average lang siya ng 6.4 points per game, 3.5 rebounds per game at may 27% sa 3-point area. Pero marami naman siyang highlights pagdating sa slam dunk at dyan siya talaga nakilala. At tinawag pa nga siyang Air Force Ellis. Nag-trade ang Ginebra itong si Ellis papuntang Blackwater noong 2017. Kasama si Dave Marcelo. Kapalit nga itong si Art De La Cruz at Raymond Aguilar. Ang kaso si Ellis hindi man lang nakapaglaro dito sa Blackwater dahil na din sa injury niya na acute renal disease or kidney issue. Matapos niyan hindi na natin nakita si Ellis sa PBA. Si Ellis ay nakapagbaon ng isang championship sa Ginebra. Meron ding 3 PBA All-Star appearances at sumaan pa din ng isang one-time PBA slam dunk champion noong 2013. So ngayon si Ellis ay nakabalik na ulit sa paglalaro. Hindi nga lang, sa Thailand na siya naglalaro ngayon. Pero sayang din no, dahil sa injury nawala din siya sa PBA. And last, si Sol Mercado. Si Mercado ay nakaraming ding teams ito bago niya makuha ang inasam na kampiyonato. Originally drafted siya ng Alaska noong 2008 bilang 5th overall. Kaso hindi niya nasuot ang Aces jersey dahil na-trade siya papuntang Rain or Shine. Kapalit itong si Joe DeVance. So nakagawa ng magandang duo ang Rain or Shine sa pangungunan ni Mercado at Norwood. At dito na nadala ang team sa unang playoffs. Kaso nakatatlong season lang siya dito sa Rain or Shine. Then na-trade na siya papuntang Meralco. Dito niya nakuha ang pinamataas na points per game career na may 17.7. Kaso after niya sa Bolts, pinagpasa-pasaan na siya. Puntang Global Port, tapos San Miguel, tapos balik ulit ng Global Port, and then napuntang Barako Bull. And finally, sa Ginebra, kahit hindi na mataas ang ginagawa niyang score para dito, malaking tulong pa rin si Sol para makuha ang championship ng Ginebra. Dito nakuha niya ang 3 kampiyonato, kasi hindi niya nakuha ito sa mga dating pinaglaruan niya. Akala nga ng iba hindi na matitrade itong si Mercado. Kaso na-trade pa din siya ng Kings. Pabalik dito sa Northport o Globalport.
sama sina Jervy Cruz at Kevin Ferrer. Palit nga itong si Stanley Pringle. Until now, free agent pa rin itong si Mercado. At hindi ko lang sure no, kung makakabalik pa nga siya sa PBA. Dahil as of now, nasa US na nga itong si Sol. So ayun nga mga nangyari sa karir nila, Chris Lutz, Chris Ellis, Sol Mercado. Sa kaso nila Chris Lutz at Ellis, kung hindi saan sila nagtamo ng mabigat na injuries, sana andito pa sila sa PBA. At si Sol Mercado naman, feeling ko napagod na siya dahil ilang beses na rin siya na na-trade, no? Kaya siguro pinili niya lang maging free agent. So muli, hanggang dito na lang ulit. Kung may komento ka o reaksyon, ay pakilagay na lang. Muli maraming salamat. See you again next time. Peace and goodbye.